nyo pa. Tsaka sabi ng tatay ko, dapat na kayo ipag-away. Ang sabihin mo, duwag ka. Kaya sinabi ng tatay mo sa'yo yun, siguro duwag din siya. Dito ka, tatay ko! Ano ka? Duwag yun! Tsaka bansot katulad mo! Kaya walang umaampun dito eh. Duwag na, bansot pa! Iyabang nyo! Ikaw din naman ah. Ako, isang taon lang dito. Kayo, ang tagal na. Kaya siguro walang umaampun sa inyo kasing sasalbahin nyo. Ang dami mong sinasabi. Halika nga dito para makutungan kita. Ano ba? Bawag! Si Buboy mo na nanaboy. Buboy? Hindi po ako. Sila po talaga yung may kasalanan. Anong sina? Katagal ko nang ilagaan itong mga to. Ikaw kabago-bago mo pa lang. Hindi ka nga dito. Hindi ka dito. Pasok ka dito. Ikaw, ha? Kailangan sa'yo magtanda. Ikaw talaga, mula nung dumating ka dito, panira ka sa buhay ko. Pero di naman po talaga ako may kasalanan. Sila po. Sumasagot-sagot ka pa? Bata-bata mo. Dahil tinapon mo yung pagkain kanina, hindi ka makakakain na yung gabi, hanggang bukas ang agaan, hanggang tanghalian at hindi ka pwede maglako. Dito ka lang! Pero... Walang pero-pero, dito ka lang! Mabuko ka dito! Sintik na bata yan. Nagot sa akin yung buboy na yan. Binisag mo na. Bulin mo na! Bulin mo! Hanap ng babae doon, no? Ikaw yung tumakas ng ampunan? Ikaw si Buboy, no? Halika rito, sumama ka sa akin, babalik kita ron. Hindi po ako to! Hindi po ako to! Asa ako? Ano yun? Thank you.
ko, kung mamatay, makikita ko ito uli. Oh, kailangan ang pagsasayaw ng mga alitap-tap. Nangyari na ito dati. Nang bata ako, sa San Martin. Ginagawa mo. Tulog na. Field trip niyo sa lupa? Opo, Lolo Lala. Mabuti naman. Tulad nga ng parati kong sinasabi, ang pagbaba sa lupa ang isa sa pinakamahalagang parte ng pagsasanay bilang isang wishing star. Yan ang una at huling pagkakataon na makakasalamuhan ninyo at makikilala ninyo ang mga tao. Mahirap intindihin ang mga tao, sinasabi ko yan sa inyo. Kaya kailangan ninyo silang pag-aralan, kilalanin, alagaan. Dahil, yan ang katungkulan natin bilang mga wishing stars. At kasama sa pag-aalaga na yon ay hindi lang ang pagtupad ng kanilang mga kahilingan, kundi ang mga kahilingan na totoong nanggagaling sa kanilang mga puso. Dahil madalas, ang sinasabi ng kanilang mga bibig, Hindi yun ang sinasabi ng kanilang mga puso! Very good! Sana naman ay marami kayong natutunan sa pagdalaw ninyo sa lupa, hindi ba, Nova? Celestia? Starla? Starla? Hala! Nasaan si Starla? Tuwawala si Starla. Nasaan si Starla? Hoy! Ano ba? Bakit ako inuli? Yung sarili na akong alitap-tap. Yes! Starla, bilhin. Nandito ka. Pakawalan mo na ako dito! Ano ba? Tsaka, para lagi akong may dalang flashlight. Ay. Hoy, ano ba? Pakawalan mo ako! Sabi ko naman sa inyo, kapag walang pambayad, hindi pwede utang, maliwanag. Kapag ako pupunta sa inyo kung meron ako ibang malalapitan eh. Kunting binhi lang ko yung kailangan ko. Bakit? Lumalapit na ako sa inyo pag nakakailangan ako? Inaabala ko ba kayo? Sama na ugali niyo. Tama nga yung asawa ko. Dapat hindi na lang ako nagpunta rito. Eh, ikaw pa na itong hindi nakikinig sa misis mo eh. Sige na! Thank you.
Ayos ka lang ba? Hala, kinikita pa. Hala, bata, gumising ka. Ano na ba gawin ko? Bata! Sa akin balang araw. Walang mahihita sa akin yan dahil walang kahabag-habag yung matandang yan. Kayong aga-aga, ang ninega nyo. Smile ka lang. Hi, pakape ha. Smile. It's a good day. Ah, ano nakain mo? It's a good day ka dyan, ha? At saka magbayad ka, ha? Ito naman. Eh, di ba nga kagabi, nagsayaw yung mga litap-tap? Anako, hindi ka pa tapos dyan. Tapos na namin pag-usapan yan. Naku, nabubwisit na nga ako eh. Kala ko magkakakuryente lang. Ay, sinasabi ko eh, di ba? Kagabi, ang dilim-dilim, tapos biglang dumating yung mga litap-tap. Biglang lumiwanag. Kasi hindi lang naman liwanag yung dala nila. Meron din silang dalang pag-asa. Hmm? Ay, nako. O, ikaw, alam mo yung mga alitap-tap, yun ang maliwanag. Ikaw, napakalabo. Ayan, magkape ka na lang dyan. Sige na. Ano naman? Pero totoo yung sinasabi ko, ha? May dala daw na swerte yung mga litap-tap. Boy, yung talaga, swerte? Oo, mga ambo, kasi ganito yan. Sabi ni Mang Colas, nung bata pa daw siya, panahon pa ito nung hapon, eh. Doon pa siya sa San Martin nakatira, eh. Nangyari din daw yung nangyayari dito sa Barangay Maulap, yung minamalas. Namamatay yung mga pananim nila. Yung mga hayop, napipeste. Pero isang gabi, kumating ang mga litap-tap. Sa'yo para sa kanila. Ayun! Sunod-sunod na yung swerte nila. Nagbago yung buhay na umulad yung buhay. Naku, kung totoo yung sinasabi ni Mang Colas, yan ang kailangan natin dito sa Baryo Maulap, di ba? Swerte! Ang malas ko talaga. Sa halip na napanood ko yung pagsasayo no alitap-tap na yan, andun ako, nakikipagbangayan kay Mang Greggy. Aman, puro ka naman Mang Greggy. Ayaw mo na yun, Pedro. Kasi ako, naniniwala naman ako na yung mga alitap-tap na yan. Nandiyan lang yan, binabantayan tayo para bigyan tayo ng swerte. Di ba, mga bo? Hindi mo bandam. Swerte tayo. No! Hindi na ako pwede makita.
Mabuti naman, gising ka na. Mukhang ayos na pakiramdam mo, ah. Sino ka? Ano ginagawa mo dito? Ikaw siguro nagnanakaw ng itlog dito, ano? Hindi po ako nagnakaw ng itlog, ah. At talaga, ha? Doon ka sa barangay ng paliwanag. Oy! Oy! Bumalik ka dito! Oy! Bumalik ka dito! Nandun ka pag nahuli kita! Oy! Aray! Aray! Naku! Kawawa naman yung matanda! Aray! 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 Tulungan mo! Nararayo mo po ba kayo? Kailangan niyo po ba ng tulong? Bakit kang bata ka? Pinahabol pa ako? Sorry po. Eh, hindi naman po kasi ko talaga nagnakaw ng itlog eh. Tutulungan ko po kayo. Pero huwag niyo po kong sasaktan ha. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Aray! 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 Eh, namimilipit na po kasi kayo dyan eh. Hindi ko kailangan tulong mo. Aray ko. Tingin mo, tulungan mo ko. Tigis naman po kasi ng ulo niyo eh. Sige po, humawak po kayo sa balikat ko. Dahan-dahan lang po ah. Baka po madulas kayo. Humawak po kayo ng mahigpit. Ako na. Di ba po masakit din po yung sa likod niyo? Lagyan din po natin ah. Pagay ko. Dali. Ito po. Dito po ba yun? Ay! Sino ka ba? Kanino kang anak? Taga-hulong ka ba? Apo ka ba ni Besre? Ako po si Buboy. Hindi po ako taga rito. Naligaw lang po ako. O bakit? Saan ka papunta? Hindi ko po alam. Basta po, tumakas lang po ako sa ampunan. Ulila ka pala. Wala kang magulang. Meron po. Sila po ang pinakamabait na magulang. Mahal na mahal po nila ako. Salamat din po, nanay. Sige. Pero po, nung isang taon, namatay po sila. Kulila ka lang ha. Madrama ka pa. Kaya siguro mag-isa lang kayo dito. Ha? Kasi po, hindi po masyado maganda yung ugali nyo. Gusto bang kumain o ayaw? Siyempre po, gusto! Ay, dahan-dahan! Mahirinan ka, mamatay ka. Cargo pa kita. Sabi mo, tumakas ka sa ampunan? Opo. Eh, hindi naman po kasi kami inaalagaan dun eh. Tsaka, yung mga mas malalaking bata po sa akin, minubugbog pa ako. Pero, pag nagsumbong naman po ako, saan naman po silang pake? Anong balak mo? Saan ka pupunta? Gusto ko po makahanap ng mag-aampon sa akin. Yung mamahalin po ako. Katulad nila nanay-tatay. O, edi sana doon ka sa ampunan. Doon pupunta yung mga magulang nagkahanap ng alam. Eh, kasi po, yung mga gusto nila, yung mga baby, pag mga malalaki na, mga magaganda tsaka pogi. Sa bagay, bangit ka.
ako magiging pabigat sa magiging nanay at tatay ko. Marami po akong alam sa gawaing bahay. Tsaka, mag-aaral po ako mabuti. Makakapagtapos po ako. Magiging abogado po ako paglaki. Para balang araw, mapapakulong ko po ang pumatay sa nanay at tatay ko. Sige na, bilisan mo ng pagkain at makalarga ka na. Sige po. Greggy, alis na po ako ah. Sige. Kailangan niyo po ba ng tulong? Kahit kailan, hindi ako umaasa sa tulong ng iba. At hindi ako mag-umpisa ngayon. Naiintindihan mo? Tulungan mo ako, pinakain kita. Pwede ipatas sa tayo. Oh, ba't nandito ka pa? Ilang beses pa kita dapat paalisin, ha? Oy, ano ginagawa mo? Oh, kain muna kayo. Sige, kain lang kayo. Sige. Konti-konti lang. Gusto mo ba maimpatso yung mga manok, oh? Ito na. Sige, kain lang kayo. Oh, ito pa. Marami pa dito. Oh, Mang Greggy, ako na pong bahala dito. Sige na po. Hindi, wag na. Gusto niyo po bang upo po? Masakit pa po kasi ng likod niyo, eh. Aray. Utoy. Ano po kayo? Teka lang po, ah. No. Kain lang kayo dyan. Di pa kayo maubusan. O, ito pa, o. Mang Greggy, saan ko po ba ito ilalagay? Kayaan mo na dyan. Pabala dyan. Merienda ka muna. Wow! Merienda! Naman nila. Sarap! Oo, sa'yo na. Mukhang bitin ka pa eh. Hindi na po. Sa inyo na po yun eh. Mga kulang pa yung kanina eh. Sa inyo na po. Sige, nakainin mo. Alam kong gutom ka pa eh. Kina. Alam nyo, bagay kayo maglolo. Hala, namimiss ko tuloy si Lola Tala ko. Ayos lang. Sagi yung mag-aaral. Oh! Greggy! Ano to? Ang punyo? Hindi! Tumutulong mo sa akin. Ako po si Buboy. Ah, Buboy? Ayaw ko si Kuya Boyong. Teka, nakita na kita. Di ba nandun ka nung nagsayaw yung mga alitap-tap, tama? Opo. Sumasayaw ng alitap-tap? Ay, kami po yun! Pero hindi kami alitap-tap. Wishing stars kami. Oo, Mang Greggy, nagsayo yung mga alitap-tap. Sayang wala kang ganda. At saka sabi nila, signos daw yun na may darating na swerte dito sa Baryo Maulap. Swerte ka mo? Oo. Nako, yan ay kalokohan na. Ay, oo nga po, Mang Greggy. Kalokohan lang yan. Field trip lang kasi namin yun. Para mas maintindihan namin yung mga tao. Tsaka para makapagbigay kami ng good wishes. Tunong mo sa Mang Greggy, oh. Hindi kalokohan yun kasi yung swerteng yun, nandiyan, oh, dumating na. Alam ko, ho, na matagal nang hikahos ang Baryo Maulap. Ang mga pananim nyo, nangangamatay na. Ang mga hayop nyo, napepeste. At balita ko, ilan linggo na kayong walang kuryente dito. Hindi ko ba? Kaya ako, nandito kami. Nandito po ang Rosales Developers para tulungan kayong lahat. Alam po namin na kailangan nyo ng pera. Andito po kami para tugunan ang lahat ng pangangailangan ninyo. Bibilihin po ng kliyente namin ang mga lupa nyo dito sa Baryo Maulap. Makikita nyo po sa mga pamphlets na binibigay ng aking mga kasamahan ang terms ng bentahan. At sinisigurado ko po talaga sa inyo na panalo kayo. Taka lang. Aba, anong panalong sinasabi mo?
Eh, yung alok nyo, wala pa sa kalahati sa presyo ng lupa rito. Ay, hindi po. Halos lahat po kasi ng lupain ditong pangsaka, nakatiwangwang na. Kaya ang presyo ng lupa dito, bumagsak na ho. Eh, hindi kayo pumunta rito para tumulong. Gusto nyo, pagsamantalahan ang mga pangangailangan ng mga tao rito. Mga kababaryo, kung may iniintay na kayong swerte dahil sa sinasabi niyong pagsasaya ng mga litap-tap, hindi ito yon. Huwag kayong magbebenta dahil kung totoo yung sinasabi niyong swerte, yun ang hintay natin dahil hindi ito yon. Ang galing pala magsalita ni Mang Greggy, Buboy. Di ba, wala? Greggy! Ang astig niyo po pala! Dahil po sa inyo, hindi ko naloko yung mga taga rito. Hoy, ikaw ha? Nahalata na kita. Pinagpumula mo ko. Ah, hindi po ah. Ang galing niyo nga po magsalita dun eh. Tsaka, parang nakumbinsin niyo po yung mga tao dito. Idol! Ginabi kayo, kanina pa ako naghihintay. Ang galing-galing po talaga ni Tatay. Kasi po, niligtas niya po yung tindera. Kaya hindi na po hinulin yung polis. Talaga, anak. Kapag pinabi, kaya mo, ipagtanggol mo. Yung sarili yung iniisip. Pati kapwa, no? Ang galing-galing niyo po talaga, Tatay. Idol! Buboy, kapag nagbenta sila lahat, pati ako, mapipilita magbenta. Gagawin nilang gusto nila sa lahat ng sakahan dito. Hindi yung maganda para sa bukid ko. Kaya nung sinabi ko mga sinabi ko, hindi naman silang iniisip ko, kundi sarili ko. Naiintindihan mo. Pero Mang Greggy, kahit sarili nyo lang po ang iniisip nyo, nakatulong pa rin po kayo. Idol ko pa rin kayo. Boss, may problema ho. Akala ko ba plansyado na yan? Ano problema yan? May matanda dito ang ayaw magbente. At mukhang nakumbinsin niya yung mga taga rito, natalo sila sa alok natin. Sino matanda? Si Greggy, yung ayaw mo paglaro yung farm. Boss, pero boss, niya ka pa ba? Yes. Dexter. Alam mo ba ako bakit kita pinadala dyan? Yes, boss. Para patunayan ko sa'yo na magaling ako. Magaling ka ba? Oo naman, boss. Well, prove it. Kailangan ko makuha yung baryo maulap na yan. Do everything you can. Ora mismo. Sige, boss. You want anything, attorney? Oh, no. Thank you, Frida. I'm okay. Sorry, I'm here, miss. Missus, I'm sorry to keep you waiting. May problema lang akong kailangan kasing ayusin eh. No need to apologize. It's all right, Tarek. It's all right? Kanina pa tayo naghihintay, it's all right? James, kailangan natin ng abogado di kampanilya. Marami naman tayo mga magagaling na abogado na kayang ipanalo sa korte ang kaso natin. Shut up, Yoli. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Magaling yan. Magaling? Hindi ko nga kilala yan eh. Na hindi ko nababalitaan yan. Marami naman tayong mga sikat na abogadong kakilala. I said shut up! Kung hindi dahil kay Tere, matagal na akong nakakulong sa mga kasong kahit ikaw, hindi mo nababalitaan. At yung mga abogadong sinasabi mo, sikat sila dahil kailangan nilang maging sikat. She doesn't have to do that. She's one of the richest lawyers around. Ganyan siya kagaling. Mayor, shall we? Lalo na tayo na-delay. Have a seat. Let's just cut down to the chase. I'm pretty sure importante rin naman ang mga oras ninyo, hindi ba? So this morning, ang anak ninyo si Dennis Jimenez, nahuli around Quezon City area for a traffic violation. But of course, kapag nahuli ka, i-check ng polis sa sasakyan mo. When they opened the trunk, may mga nakita silang high-powered firearms. And lahat walang lisensya. So ang simple traffic violation, naging illegal possession of firearms. Paano mo nalaman? Paano mo nakuha? Nagkausap na ba kayo? Hindi. Well, when I learned na gusto makipag-meeting ni Mayor Jimenez agad-agad today at kasama ka, I figured it's a family problem.
So may mga kaibigan ako, nagtanong-tanong naman din ako. Good news is, Dennis knows how to keep his mouth shut. Hindi niya na-name drop si Mayor Jimenez. So, walang alam ang mga polis, walang alam ang media na anak siya na isang politiko. So, what's next? Anong dapat natin gawin? Kayo, wala. Ako, marami. Don't worry. I'll take care of that. Thank you. Oh, and Mrs. Jimenez, actually, tama ka when you said hindi ko maipapapanalo itong kaso ng anak ninyo. Masyado lang talagang malaking ebidensya against him. So, I can't. That's why hindi natin mapaabutin sa korte. Oh, and that? Just throw it away. Astig talaga ni Mang Greggy. Hindi lang halata. Pero pay talaga niya. Pinatulog niya pa ako dito ng isang gabi. May una na. May pakumot pa. Sarap-sarap kaya matulog dito. Mabimiss ko to pag alis ko. Sana nga, Buboy, dito ka na tumira. Sa tingin ko nga, kailangan niya din ang kasama. Pero bago ko umalis, gusto ko siya bigyan ng regalo. Eh, paano ko kaya siya bibigyan ng regalo? Wala naman akong pera. Buboy, ang pinakamahalagang regalo ay hindi nabibili ng pera. Katulad ng pagmamahal. Para bigyan ko siya ng regalo, dapat alam kong gusto niya. Paano ko kaya malalaman ang gusto niya? Alam ko na! Hala, Buboy, anong ginagawa natin dito? Baka magalit si Mang Greggy. Gusto ko lang malaman kung ano ang gusto ni Mang Greggy. Para yun ang pipiliin ko na maibigay sa kanya. Buboy, tama na yan! Ang pogi pala ni Mang Greggy nung bata siya eh. Eh, asan kaya yung asawa niya tsaka yung anak niya? Anong ginagawa? Ba't mo pinakialaman yan? Sino nagsabi sa'yo pwede mong galawin yan? Gusto mong magkakaano? Hindi po! Akala ko mabait ka. May pa-idol-idol ka pa dyan. Magkaanakawan mo lang pala ako. Katulad ka rin ng iba. Hindi pwede pagkatiwalaan. Bukas na tawag ako sa ampunan. Pasusundo kita. Pero... Doon ka lang sa kamarig! Tony, paano mo nalaman ang bahay ko? Sa trabaho ko, kailangan marami kang alam. Tart, mauna ka na umakyat. Sige. Tony, hindi pwede yung gusto mo. Malaking kaso yon. Illegal possession of firearms. Harago, magiging malaking kaso lang siya kung gagawin mong kaso. Pero kung wala nakakaalam, edi walang kaso. Anong wala nakakaalam? Hindi lang ako humuli sa kanya. May mga kasama ako. Sino? Si Distor? Si Chanova? Wala daw silang matandaan. Tony, kung sa tingin mo kaya mong bayaran lahat, ibahin mo ako sa mga kasama ko. Tapat ako sa tungkulin ko. Arago, ibalato mo na sa akin to. May ibabalato rin ako sa'yo. Ano to? Saan mo nakuha to? Simple. Tapat ka sa tungkulin mo, pero hindi ka tapat sa asawa mo. Sa unang asawa. Si Tart, hindi ba? Kasi pangalawang asawa mo na yan. Arago, malaking kaso ang illegal possession of firearms. Pero alam mo namang malaking kaso rin ang bigamy, hindi ba? Paano nangyari to?
pinasundan mo ako. Hindi ako. May mga kasama ka sa departamento mo na may galit sa'yo. Kakompetensya mo siguro sa promotion. Ganito na lang. Ibalato mo sa akin to. Sasabihin ko sa'yo kung sino nagpakuha niya. Do we have a deal? Good boy. Boy! Boy! Boy, pasensya na sa mga nasabi ko, ha. Napagbintangan agad kita. Hindi ako sanay na may kasama, eh. Sanay ako mag-isa. Na walang nakikialam sa mga gamit ko. Pero, hindi totoo yung sinabi ko. Natingin ko, magnanakaw ka. Boy? Samaan mo ako sa pagkanap. Sige, Pangiray. Upa ako itong tricycle mo. Ganon. Sige, yun. Pagkasama mo. Sakot. Bilisan mo! Sige, yun. Pupoy, saan tayo pupunta? Kumatakas ka na lang basta. Hindi mo nakakausapin si Mangreggy? Wala ka ba talaga nakita, Pedro? Wala ho. Eh, kasi naman kayo. Kita nyo, pati yung bata, natakot sa inyo. Sama kasi na ugali nyo. Halika na nga, Boyong. Doon tayo maganap. Doon. Bye!
sana makaligtas ako sa baboy na mo. Saka sana makalabas ako dito. Yes! Salbahing bata eh. Ang bait-bait mo nga eh. Sa tingin ko nga, gusto kita maging kaibigan. Gusto mo ba yon? Okay, so nakaligtas ka na sa baboy mo. Tuto pa rin ko naman ang second part ng wish mo. Ang makalabas dito. Sandali lang ah! Alam ko. Bakit niyo ba sinabi yun sa akin kanina?
kasi ganun ako buboy. Mahirap ako magtiwala agad sa tao. Pakiramdam ko, lagi akong iisa. Pasensya ka na. Pinagbintangan agad kita. Nabigla lang ako. Sorry po. Bigla po akong umalis. Sabi niyo po kasi, babalik niyo po ako sa Ampunan. Ayoko po bumalik doon. Naniwala na naman. Ano kung tatawag sa Ampunan? Eh, wala akong telepono. Hindi ko po dapat pinakalaman ang gamit niyo. Gusto ko lang po malaman kung anong paborito niyo. Para bago po ako umalis, mabigyan ko po kayo ng regalo. Kahit wala po akong pera. Pero mali po ako doon. Sorry po. Tumawag nga pala si Mayor Jimenez. Nakauwi na raw ang anak niya. Nagpapasalamat. Good job. Thank you. Well, kaya naman ikaw ang ilinagay ko rin sa Rosales Project, sa Barrio Maulap. You know, Joker Rosales is a very important client. Kaya alam ko namang gagawin mo lahat para makuha mga lupahin sa Barrio Maulap. Hindi lang para sa kliyente, hindi lang para sa akin, higit sa lahat, para sa sarili mo. Because, ito na ang pagkakataon mo para makaganti sa Barrio Maulap sa'yo. I won't disappoint you, Robert. Oh, I know. Here's looking at you. Cheers. Lola Tala, kanina pa po kami nagtatanungan. Wala po sa amin gumawa niyan. Eh, kung wala sa inyo, ibig sabihin, si Starla, nakatupad ng isang good wish si Starla. Si Starla nga! Magaling, Starla. Akala ko po kanina nung umalis po ako dito, yun na po ang huling beses na makakapasok ako dito. Sorry po ulit ah. Tsaka salamat po. Napatulugin niyo pa po ako dito ng isang gabi. Sige po. Dito na po ako sa Kamalig. Boy! Bakit po? Ka na sa loob ng bahay matulog sa kabilang kwarto, ha? Sigurado po ba kayo? Sabi mo, naghahanap ka ng pamilya na mag-aampon sa'yo. Wala na akong pamilya, buboy. Yung anak ko, wala nang balak bumalik. Mag-isa na lang ako. Kung gusto mo, dito ka na lang. Ako na lang mag-aampon sa'yo. Seryoso po ba kayo? Tagaling tahimik ang bahay na to. Ah, pero mula nang dumating ka, biglang umiingay. Nakakamisin pa lang, maingay na bahay, no? Salamat po, ah! Dahan-dahan. Hindi maubot yan, marami pa ako. Eh, ang sarap po kasi, Mang Greggy. Siya nga pala, sa isang linggo, lalakarin ko magpasok mo sa eskwela. Ho? Wow, buboy, papasok ka na! Oh, ba't parang nagulat ka? Ang bata, dapat pumapasok sa eskwelahan. Anong gagawin mo dito maghapon? Maging pagpatintero ka sa mga manok at bibi? Eh, nagulat lang naman po kasi ko, Mang Greggy. Pero gustong-gusto ko mag-aral. Eh, mabuti naman. Pangarap mo maging abogado, di ba? Opo. Di ko alam kung kaya kitang pag-aralin hanggang abogasya. Pero doon muna tayo sa kaya natin. Elementary. Pero, Mang Reggie, bakit po ba naghihirap yung mga tao dito? Eh kasi, namamatay mga panalim dito. Pati yung mga alagang hayop, napipeste. Ayun ang kabubuhay ng mga taga rito. Sabi-sabi dito, minalas daw ang Barrio Maulap. Pero bakit po yun dito sa inyo? Malago pa
po yung pananim, yung mga alaga niyo pong hayop, di pa po namamatay. Siguro. Swerte ako. Boss, problema talaga. Yung mga siguradong magbebenta dito, umaatras na. Dexter, ano nangyayari? Desperado na yung sitwasyon nila ngayon. Ang gagawin mo lang, ibenta nila sa'yo yung mga lupa nila. Mahirap ba yun? Boss, yun nga ako yung ginagawa ko. Ang problema ko, nagkakaroon sila ng pag-asa ngayon dahil yun sa may nagsasasabi nilang pagsasayo ng alitap-tap. So magpapatalo ka sa mga sabi-sabi? Dexter, I'd just like to remind you, I personally chose you to do that project. Now, don't make me regret my decision. Stick to our game plan. Okay? Sabotage. Yes, boss. Sinira ko naman yung mga pananim nila. Nilasong ko yung mga hayop. Pati nga ako yung supply ng kuryente nila. Sinabotahe ko na eh. Well, obviously, kung nagkakaroon sila ng pag-asa, you're not doing enough. Naiintindihan mo ko? Sige, boss. Ayusin ko po. Good. Ayusin mo yan ngayon. Ora mismo. Boss, yung kumukontra sa atin, yung matanda, si Greggy, siya po yung dahilan ng lahat ng pag-atras dito eh. Huwag mo siyang gagalawin. Akong bahala makipagtuo sa kanya. Kinita, pamilsan na ng gamot. Sinubukan mo na naman bang magkargador sa palengke? Sabi ko naman sa'yo, tigil mo na yan. Ang liit-liit mo pa. Basta po, kailangan ko yung alagaan. Yan po bilang sa akin ni tatay. Pag wala daw siya, ako dapat bahala sa inyo. Teka muna, kumain ka na ba? Nagsayang ako kanina. Ay, hindi. Ako na lang po, nanay. Diyan na lang po kayo. Dadahin ko po yung pagkain. Mamat. Tapos po, lalagay ko pong konting asin para magkalasa. Masarap po ito, Nay! Tonton, anak. Pasensya ka na, ha? Wala ang tatay, dapat yung tahingin na yung inaasahan natin. Pero hindi ako makapagtahi ngayon eh. Naku, may sakit pala yung nanay niya. Nanay, huwag po kayong mag-alala. Kagaling din po kayo. Tsaka sigurado po, paparating na si tatay. Basta, ako bahala sa inyo muna. Aalagaan ko po kayo ah. Huwag na po kayo umiyak. Kain na po tayo. Halika na po. Naku, nakakaawa naman sila. Puboy, palabasin mo ko. Bakit? Kawawa naman pala si Tonton Buboy, kaya naman pala siya napipilitang magnakaw ng itlog.
kasi para may makain sila ng nanay niya. Oo nga eh, pero mali pa rin pag nanakaw, Starla. Sabi nga ng tatay ko eh, kahit anong hirap, dapat hindi magnanakaw. Kasi may nanakaw ka nga, pero mas malaki yung mawawala sa'yo. Ano? Eh di yung kaluluwa mo. Ang bongga naman pala ng tatay mo ah. Ang daming nalalaman. Starla, gusto kong tulungan si Tonton. Pero paano? Buboy, alam ko na. Eh, ano yun? Buboy? Ano ako? Sabi mo, wishing. Star? Buboy, hilingin mo na. Sige. Sana gumaling ng nanay ni Tonton para makapagtrabaho na siya, para hindi na kailangan magnakaw ni Tonton. Ano man ang hiling, aking tutuparin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, now na! Pinatay mo yata eh. Oh, hindi ah! Tumili mo kayo na! Alay! Tay! Tumili mo kayo! Nanay! Nanay! Pakiramdam ko, Nak. Gusto niyo ba? Tawagin ko po si Tok Philip? Nak. Nak, parang okay na talaga yung pakiramdam ko, Nak. Parang magaling na ako. Talaga po? Ibig mong sabihin. No, kasi po nung nandito siya, makulit po siya. Palagi po siya nagmamadali. Hanggang kailan po ulit kaya siya bago makatupad ng mga bad wishes? Ang inaalala ko po, baka maubos niya po lahat ng mga wishes niya. Nova, totoo naman ang sinasabi mo. Makulit at mainipin si Starla. Pero likas din naman siyang mabait. At lagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba. Umaasa naman ako na gagamitin niya yung mga katangiang ito para matupad ang mga tamang wishes. Para na rin sa kapakanan ng mga taong nasa paligid niya. At lalong-lalo na para sa kapakanan niya. Sigurado ako na pakikinig kayo ng mga tao. Kaya ko usapin yun na para mabenta. Kailangan din naman nila eh. Alam mo, tama yung sinabi naman Greggy eh. Talo yung mga tao dito sa gusto ninyo. Ang Greggy na naman. Paano, attorney? Meron pa ako pasyente. Ano ba ang lagay? Pupunta ako lang. Doc Philip! Doc Philip! Magaling na po si nanay! O sige, punta ako dyan. Balik ka po kayo dito! Opo, bakit
palay na peste. Ha? Na peste? Bakit po, Mang Greggy? Ano po ba yung mga yan? Golden call. Sinisira niya ang mga palay. Hindi nang wala yan dito sa atin, eh. Bakit biglang bumalik, tsaka parang ang bilis kumalat? Ilang araw siguro tumatay yung mga yan. Nakakita lang yun dahil lang itog na, eh. Mabilis yung parano yung mga yan. Hindi na nga lang tumutubong pananim dito sa lugar natin, tapos ganyan pa. Ano nangyayari sa lugar natin, Mang Greggy? Mang Greggy, sana po mawala na yung mga golden kohol. Kawawa naman po yung mga taga rito. Sana nga. Sobrang naghihirap mga tao dito. Yung iba nga, natututo na magnakaw. Katulad ng batang sinasabi mo, yung nagnakaw ng mga itlog. Eto. Apa, si Tonton yun ah. Sabihin mo na kasi sa akin, Buboy, para maturuan na leksyon. Hala, lagot ka, Tonton. Ate. Oo. Tagal pa po bang sukli? Mag-antay ka nga. Ano ka, busy? May inabol ka bang meeting? Mang Greggy, huwag niyo na lang pong alamin. Sabi ko na rin po sa inyo, hindi na po yun ulit. Magbabago na po yun. Nagawa niya lang naman po yun kasi wala na po silang makain ng nanay niya. Pero alam niya naman po na mali yun. At alam niya po, nasasama ang loob ng nanay niya kapag nalaman ang ginawa niya. Sige, bahala ka nga. Salamat po. Starla, hindi mo ba pwedeng tulungan yung mga taga rito? Ha? Paano? Namatay na yung mga alaga nilang hayop. Buboy, hindi kami pwedeng bumuhay ng mga patay. Pero Starla, di ba? May pwede ka pang gawin para matulungan yung mga taga rito. Ano? Yan! Yung peste sa palay! Pwede mo namang gawin ang paraan yun, di ba? Posible. Kapag hihilingin mo, depende sa hiling mo. Sige, itong hilingin ko ah. Sana kung walang peste sa palayan, dito sa bari maulap. Okay, sige. Try ko lang ah. Sige. Ano ba nang hiling? Ah! Kapari, ang yung nasa loob si magkakaloob. Ngayon din! Sa swerte ng baryo maulap, no? Ano-ano ka mawala ng pag-aasa. Balulita. Anor, pautang na rin ako. Ano naman? Yung dalawa talagang palautang, eh, no? Uy! Ano yun? Pagpunta sila doon! Uy! Takbo na! Dalihan nyo! Dalihan nyo! Buboy! Saan mo nagsunto ng batang yun? Paano na yan, Buboy? Walang nangyari. Magtiwala ka na sa sarili mo. Ayaw mo yan! Hindi ko alam, Buboy. Di pa naman ako magaling na wishing star. Palpak nga ako nung nasa academy ako eh. Hindi. Isipin mo na lang. Gusto mo makatulong dito sa mga taga-baryong maulap. Sige na! Okay, sige, Buboy. Ulitin mo na yung hiling mo. O, sige. Starla, sana... Buboy, ano? Ulitin mo na yung hiling mo, Starla.
Wee! Galing mo talaga, Starla! Oo nga eh. Akala ko nga kanina walang mangyayari. Tatlong good wishes lang natupad mo. Sunod-sunod pa, di ba? Hindi ka nang palpak ngayon! Oo nga, no? Di na ako palpak! Yes! Kasama nga dyan! Lola Tala, nag-aalala pa rin po ako. Kabisado ko po yung si Starla, yayabang-yabang, dahil may nagawa siya mga good wishes. Magiging kampante. Isang araw, bigla na lang siya makakatupad ng bad wish. At saka hindi nga po kayo kasama. Walang gumagapay sa kanya. Pero may malaki namang pagkakaiba ngayon, Nova. Nakakasalamuhan ni Starla ang mga tao. Napapag-aralan niya ng malapitan. At dahil doon, sana mas naiintindihan niya mga ito. At ang mga hiling na matupad niya ay ang mga hiling na totoong sinasabi ng kanilang mga puso. Attorney! Ano ginagawa niyo dyan? Ha? Ah. Aba! Wala na yung mga peste, oh! Oo nga, paano yung para yun? Yung mga ibon! Kinain nila yung mga golden coal! Ay, oo nga, no! Kaya nagsidagsaan ang mga ibon dito para tulungan yung baryo maulap! Tara! Balit, halos mga kabaryo natin! Tara, tara! Bilis! Uy, nakita ko ba yung mga ibon kanina? Ang dami! Halos dumilim ng lagi! Hala! Nakita pala ni Magreg yung ginawa natin! Siguro po, dumating sila dito para tulungan yung mga taga rito. Tulungan? Opo, kasi po nakita ko, kinain po nila yung mga peste sa palay. Naubos nga po eh. Totoo man, dumating sila para tumulong. At saya lang sila ng pagod. Hindi dapat tulungan mga taga rito. Hala, ang nega naman ni Mang Reggie. Cheers. Cheers. Oh, excuse me, I just have to take this call. No problem. What? I told you, huwag mo akong tatawagan unless it's an emergency. Kamitin ko si Robert at si Joker Rosales, ano ba? Emergency lang, boss. Yung sabotahin natin dun sa palayan, napurnada ho eh. Ha? Napurnada? Bakit? Anong ginawa ng mga taga-baryo maulap? Boss, hindi ho sila. Yung mga ibon ho. Inubos mo yung mga kuhol. Ibon? Dexter, anong pinagsasasabi mo? Mukhang totoo yung sinasabi dito, boss eh. Mukhang swerte ho talaga yung pagsasayo ng mga alitap-tap. Dexter, isipin mo mabuti yung mga sinasabi mo sa akin ngayon. Mamaya tayo mag-uusap. Ilang beses kong inaabangan kung sino nagdanaka ng itlog dito. Ang galing lumusot! Ikaw lang pala! Eh, Mang Greggy, nangako na po yung anak ko na hindi na po siya uulit. Ilang itlog ba yung nilakaw mo? Mang Greggy, mga lampas 127 po. Ha? Tapos, pinabase po na 6 nung double niya po ako. Kaya, 133 po lahat. Sige. Bale, 6 na piso yung isa. Times 133 times 798 pesos. Kahit pa konti-konti mo na lang akong bayaran, ha? Sige po. Sige, kahit kalahati na lang, ha? Ako, maraming salamat po, Mang Greggy. Kalahati na lang daw. Sige, huwag mo na lang akong bayaran, ha? Ha? Sige na, sige na, sige na. Talaga po? At ikaw naman, huwag mo na uulitin, ha? Opo, ang bait mo naman pala, Mang Greggy. Totoo, nakita ko kinain ng mga ibon yung mga kuhol. Di ba, nandun ka? Attorney! Di ba, nandun ka sa palayan? Parang himalayan nangyari, di ba? Di ba? Ay, naku, hindi ko alam. Basta ang paniniwala ko kasi kalokohan yung mga swerte tukos sa litap-tap eh. Ang swerte ginagawa yan, hindi nihintay dumating. Pero, kung nakita niyo yung grabe mga kumbo, mga kumbo. Esther! Uy! Ita! Magandang gabi! Ano na? Magaling ka na? Oo, okay na ako. Ano nangyari? Di ba maluha ka? Pinagaling ka nito, Philip? Yan nga, dapat nga pupuntahan ako ni Doc isang araw. Pero bago naman niya ako mapuntahan, wala na akong sakit. Okay na yung pakiramdam ko. Paano
ba nangyari yun? Naku, hindi ko din alam. Parang himala. Iniihit ako ng ubo, tapos akala ko mamamatay na ako. Pero biglang bumuti yung pakiramdam ko, tapos wala na akong sakit, okay na ako. Diba sabi ko sa inyo, isa na namang himala yun? Parang yung nangyari sa mga kulsa sa ibon, oh. Bumalik na nga ang swerte sa maula pa nang... Meron pa ako pasyente. Ano ba ang lagay? Pupunta ko na. Yung bata. Masaya ako ngayon, Starla. Maraming nangyaring maganda ngayong araw. Ako nga din eh. Biruin mo, nakatatlong good wishes na ako. Ano kaya kung ituloy-tuloy ko na to? Ang alim! Ang pagtupad ng mga wishes ng mga tao. Ang kailangan ko na lang, makatupad ng 50 good wishes para maging full-fledged wishing star. Talaga, Starla? Eh, 47 na lang eh. Pag naging full-fledged wishing star na ako, magiging malakas na ako, Buboy. Makaka-uwi na ako. Makakatulong pa ako sa mga tao. Sige, Starla. Tutulungan kita. Yes! Tara, paano mo aayusin yan? Babalik ka ng bari maulap? Di ko alam. Napakatagal mo nang nawala. Kailan ka babalik dito, anak? Bari yung maulap. Simbolo ng pagkatalo. Namin ang nanay ko. Lahat ng pinakamasasakit na alaala. Nangyari sa lugar na yun. Engineer De Chavez, ano tong kinikwento ng anak mo na nakipag-away ka na naman sa pulis pa? Hindi ako nakipag-away. Nakipagtalo lang. Gregorio naman, tuwing uuwi ka ba ng bahay, kailangan ko mag-alala kung nakipag-away ka. Kung mapahama ka, paano kami ng anak mo? Kung mahal mo kami, titigil mo na yan. Proud na proud ako sa tatay ko. Bayani ang tingin ko sa kanya. Tatay, huwag yun na pong ulitin yun ah. Sinabi mo eh. Promise? Promise. Hindi niya tinupad ang pangako niya sa akin. Hindi niya ako mahal. Sabi mo, huwag ka ni! Maya, huwag mong masusin, huwag mong saktan. Pangailan ko ito. Ayaw mo pa kaya naman, bumasta ka na tama. Gusto kong tuparin ang pangako. Hindi ko na talaga matiis. Pinagkaisa nila ako. Pinatay ko na lang ako ng aaway na si. Sabi ko naman sa'yo eh. Pag hindi mo problema, huwag mo na lang pakialaman. Kailangan talaga. Sa inyo si Ate Teresa? Habang nakakulong ako, marami silang pinagdaanan na mag-ina. Mahaga akong tumanda. Habang lahat ng mga kaklase ko naglalaro, ako nagtatrabaho. Wala ako malalagaan sila. Tagal, nagkasakit ang nanay ko sa sobrang hirap na naman buhay namin. Naiwan na naalala sa kanya ang anak ko si Teresa na batang bata pa para salagay sa ganong sitwasyon. Ako ang ama. Ako dapat nangalala sa kanya. Anong siya dapat na eh?
pero wala siya. Dahil mas inuna niyang protektahan ng mga ibang tao kaysa sa akin. Apple, parang awa niyo na po. Kailangan ko lang po talaga ng pera pambili ng gamot ni nanay. Eh, problemado nga din ako sa pera eh. Pasensya na, Teresa. Sige na po, Mrs. Reyes. Ano ba talagang hindi klaro doon sa sinabi ko? Wala akong ipauutang sa'yo! Enoy Balon! Sige po. Oh, masarap ba yan? Oo! Yan na, bukas ulit ha. Okay. Salamat. Ay. Yan na po kayo ng kamot. Wala ako habang namamatay si Rita. Pag-isa lang ako. Habang binabawian ang buhay ang nanay ko. Nagsimula at tapos ang araw na iyon tulad ng ibang araw sa kuluhan. Wala akong kaalam-alam. Nalalagot ako na naginig ang asawa ko. Nung mawala si nanay, alam ko magiging mag-isa na lang ako sa buhay. Wala ko ibang asahan kundi sarili ko lang. Isa ka lang? Nasaan ang nanay mo? Wala na siya. Patay na siya. Kasi wala ka. Kasi nagpakabayan ka. Sabi mo, pag tumulong ka, tutulungan ka din nila pag nangangailangan ka. Nasaan na sila ngayon? Nasaan na sila kung nangangailangan yung pamilyang iniwan? Teresa! Pumadala ko dito para magpaalam. Dahil ito na huling beses na makikita mo ko. Teresa! Ilang buwan na lang lalaya na ako. Dahil mo ako makapagsimula ulit tayo ng bago. Pag-uwi mo ng bahay, wala ka ng pamilya madadagnan. Wala ka ng asawa. Teresa! At habang umaalis ako sa lugar na yun, sinagpa ako sa sarili ko. Hinding-hindi ako babalik sa bari maula. Balik ko sa baryo mo ulap. Paglaya ko. Wala na nga akong nabalikan. Inaanap mo siya. Pero wala nangyari. Kawawa ka naman, Mang Greggy. Sana magkita na kayo ng anak mo para makahingi na kayo ng tawad sa isa't isa. Ano nang plano mo ngayon? Ayokong bumalik ng baryo maulap. Masyadong mahirap at masakit para sa akin. Pero kung hindi pa rin maayos-ayos si Dexter, yun dapat niyang ayusin. Wala akong choice. Babalik ako. Sisiguraduhin kong pang bumalik ako doon. This time, ako na ang mananalo. Lahat ng kamalasan ko dahil sa ginusto kong tumulong sa ibang tao. Pero sa bandang huli, ako ang pinabayaan nilang mapahamak. Pero Mang Greggy, hindi naman po lahat ng tao katulad lang ng iniisip nyo. Sabi po ng tatay ko, lahat ng tao likis na mabuti. Pero minsan po, nakakalimutan nila. Kaya dapat nating ipaalala sa kanila. Nako, buboy. Sabihin mo yan sa taong nakapatay sa nanay at tatay mo. Mang Greggy, minsan po talagang sumanong ugali nyo. Buboy, ako na ang tatay mo ngayon, di ba?
Kailangan turuan kita ng tama tungkol sa buhay para yung mga pagkakamali hindi mo ulitin. Mang Greggy, tapos ko na pong hugasan yung mga plato. Tuloy na po ako, ha? Matagal ang buhay niyang alitap-tap mo. Ito po. Ilang araw na yan? Kailan kaya mamamatay yan? Naku, huwag naman po, Mang Greggy. Ikaw talaga. Hindi po mamamatay yan. Inaalagaan ko po siya. Bisperin ko po yan si Starla. Naku, patay. Pinangalanan mo ang alitatap mo, Starla? Bakit hindi Ali o kaya Tap-Tap? Mang Greggy naman, ano ba namang klaseng pangalan yun? Mang Greggy talaga, oh. Kasi po, babae po yan si Starla. Ano ba naman yan, Buboy? Alam ko na lamang babae yan. Wala lang po. Alam ko lang po. Mang Greggy? Oo. Mang Greggy, pumasok na ho kami kasi bukas ho yung gate. Oh, bakit, Esther? Tatanong ko lang ho kung meron kayong labahan dyan. Sasabay ko na sa labada ko. Bakit naman? Wala lang ho. Makabawi lang kami dun sa hindi niyo pagsingil sa mga itlog. Ay, nako, Esther. Huwag mo naintindihin yun. Sige na ho, Mang Greggy. Tsaka kung kailangan niyo ng tulong dito sa bahay niyo, magluto, maglinis, pwede din po ako. Sige, alika-alika. Pasok alika. Andito sa likod yung labahan. Buboy, dito. Hello po. Wala na ako, Parikoy. Sige. Sige ho, upo po muna kayo. Sige ho, sandali lang. Tatawagin ko lang ho si attorney. Salamat po, ma'am. Tere. Tere. Nandito sila, Mrs. Rivera. Nakalaya na yung asawa niya. Gusto daw nila magpasalamat sa'yo. Busy ako. Tere, tere. Nandito na sila eh. Napakasaya nila. Gusto lang naman nila talaga magpasalamat sa'yo. Nagawa ko na yung trabaho ko. Nakalaya na siya, okay na kami. Kung gusto nila magpasalamat, huwag nila ako istorbo. Busy ako. Tere, tere. No. Starla! Paano ba tayo mamimili ng una mong tutulungan? Uy! Buboy! Kuya Boyong! Layo naman yung narating mo. Kasama ba si Mang Greggy? Hindi po eh. Oh! Mga bonggara ng forma natin eh. Ala, big event ibandam ngayon eh. Saan mo ang pamusta? Binenta niyo ba yung lupa niyo? Duy oh! Yung natitirang alahas ng asawa ko, sinanda ko muna. Malay mo, pag nanalo to, hindi na ako magbebenta ng lupa. Sa bagay. Paano po pag natalo? Batang to. Malakas yung kutob ko naman nanalo si Bandam. Naalala mo yung ginawa ng mga ibon dun sa Bukirin? Ay naniniwala ako dun sa swerte dala ng Alitap-Tap. Sino ba kasi nagkaan ng chismis na yan tungkol sa Alitap-Tap? Boy, ikaw. Ikaw mukhang buenas ka rin eh. Kaya, imasin mo, pampaswerte lang. Sige na. Uboy, sige na, pagbigyan mo na si Mangambo. Kawawa naman eh. Para makalis na rin kami. Salang, salang. Ayan. Sana manalo ka. Sana manalo ka. Sana manalo ka. Sana manalo ka. Buboy, muna na kami, ha? Salamat! Yes. Boss, may bago akong lead. Lead? Tukol saan? May isang bata dito. Sa tingin ko siya yung punot dulo ng mga milagro nangyayari dito eh. Kasi tuwing may kababalaga na nangyayari, andun tong batang to. Dexter, ano bang pinagsasasabi mo? Ayusin mo yung totoong problema dyan. Baguhin mo yung paniniwala ng mga tao at huwag pati ikaw naniniwala sa mga himala. Do you understand? Tingin mo, sino man nanalo? Yun, yung bulik na puti. Ang laki, oh. Sigurado, patay yung manok ni Ambo dyan. Eh, paano kung manalo yung Texas? Kung hindi nandaya si Ambo, eh malamang isang himala yan. Ang laki, oh, niya mayado na yan, oh. Oh,
Mang Ambo. Paano na pag natalo? Naghihirap na nga sila. Lalo pa silang mahihirapan. Eh, hindi naman totoo yung tungkol sa swerte ng Alitaptap eh. Kaya dapat natin siyang tulungan, Buboy. Ha? Kawawa naman yung pamilya ni Mang Ambo kung matatalo siya, Buboy. Biruin mo, pati alaas ng asawa niya nakasanla. Narinig yung hiling ni Mang Ambo. At Buboy, tutuparin ko yun. Pero Starla, ano man ang hiling, ako tutuparin. Ang iyong nasalong ipagkakaloob. Ngayon din, now na! Dexter. Hello, boss. Siguro naman may maganda ka ng ibabalita sa akin ngayon. Boss, hindi good news eh. Bad news? Yung batang sinasabi ko sa'yo, tama ho yung hinala ako eh. May kapangyarihan yung batang yon. Siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng milagro dito sa baryo mo ulap. Boss, mahihirapan tayo sa batang yon. Dexter, pakinggan mo nga mabuti ang sinasabi mo. Anong milagro? Abogado ka, diba? Hindi ka dapat naniniwala sa milagro. Totoo po yung sinasabi ko, maniwala ka sa akin. Yung batang yun, dayo lang yun dito. Wala ka may alam kung saan siya galing eh. Ampun nga lang siya nung matanda eh. Sino matanda? Yung kumakalaban sa atin, boss. Si Greggy. Ampun siya ni Greggy. Starla, hindi talaga ako sigurado kung dapat natin tinupad ang hiling ng Mang Ambo. Bakit naman? Di ba nga kawawa si Mang Ambo? Eh kasi nga, sugal yun. Kaya nga, wala na siyang pera. Pag natalo pa siya, di ba nakakaawa naman? Eh kasi... Uboy! Sino'y kausap mo? Yung alaga mong alitap ka? Opo! Si Starla po yung kausap ko. Di ba po best friend ko po siya? Uboy! Siguro panahon na para humanap ka na ng ibang kaibigan. Greggy talaga, oh. Opo. Bueno! May sorpresa ako sa'yo. Ano po yun? Robert. Para? Mapapalam lang sana ako. Mawawala ako dito sa opisina for a few days. Saan ka pupunta? Ako na mismo aayos ng problema. Pupunta ako sa baryo maulap. Okay.